Sa totoo lang, bata pa lang ako noon, no? Na-feel ko na talaga yung tawag ng Diyos. Every time na ano no, na nakita ko ng mga sacred images, nalala ko ng bata ako, no? Nakita ko ng punit-punit na sacred heart. And then binuo ko 'yon, pinagdikit ko. Then at that time parang nakadama ako ng kanyang presence. In our gospel today, my dear friends, as a first Thanksgiving Mass ni Father Efren, sa pagdating po ni Jesus, ipinapakita niya ang tatlong mahahalagang bagay sa kanyang misyon at gawain bilang halimbawa po sa ating buhay. At ganun din, maaring maging inspirasyon din po ni Father Efren sa pagsisimula po ng kanyang misyon bilang isang bagong pari. Una, si Jesus ay nagpapagaling. Pangalawa, si Jesus ay nananalangin. At pangatlo po, si Jesus ay nagpapahayag. Jesus comes to heal. Alam po ni Jesus ang ating pangangailangan sa pagpapagaling, at ito hindi lang sa aspeto ng pisikal, kundi sa kabuuan ng ating pagkatao. When He is encountering people during His time, especially those who are sick, those who are rejected, those who are marginalized, those who are oppressed, He stops, He listens, He asks, He touches, and He heals. Magagawa rin po natin ito kung magmumula sa puso ang pagtulong natin ng may pagmamahal. Jesus comes to pray. Mabilis po ang takbo ng buhay ngayon. Lahat nag-ahabol, lahat nagmamadali. Maraming pinagkakabalhan. Kulang ang oras sa isang araw. Pero pansinin po natin ang ating Panginoon Jesucristo, sa gitna po ng marami niyang gawain, ay nakuhang mapag-isa, magnilay, at manalangin. Kahit gaano man kadami ang dapat niyang asikasuhin, hindi po nawawala sa Kanya ang oras ng pag-iisa. At sa Kanyang pananalangin, doon niya natatagpuan ang misteryo ng presensya ng Kanyang Ama na pinagmumulan po ng Kanyang misyon at Kanyang lakas sa pakikibaka sa Kanyang misyon araw-araw. Dito po niya nalalasap ang kahulugan ng Kanyang maginagawa at sa pakikihalubilo sa mga tao. We need to do what Jesus does, my dear friends. We need to recharge ourselves spiritually also, to get in touch with ourselves and to listen to God's voice in our hearts. Bakit kailangan natin gawin ito? Katulad ni Kristo, upang makapagsimula uli tayo sa mga ginagawa natin ng may sigla. Jesus comes to preach. Sa magulo at maingay po nating mundong kinagagalawan ngayon, marami din po ang uhaw sa salita at pagmamahal ng Diyos. Dumating si Jesus upang ipahayag at iparamdam ang paghahari ng Diyos at ang pagharian tayo sa ating buhay, to reconcile us with God and with one another. Ang pagpapayag po ni Jesus sa kaharian ng Diyos ay siyang paghilom din natin sa mga nararanasan nating mga pasakit at mga pagsubok. Isa lang hindi ko ginawa, even ang daming mga lubak-lubak, ang daming mga crossroad, isa lang po hindi ko ginawa ay yung bumitaw. Sa gitna po ng kahirapan, nakita ko yung pag-strive ng mother ko. Nasabi niya sa akin, hindi po siya titigil na magtinda hanggat hindi ako natatapos sa aking pag-aaral. So, yun din po ang nakapagbigay sa akin inspirasyon, lalong-lalo na sa aking magulang. Ginagawa niyang lahat para lamang ako ay matapos. Sinuportan niya ako sa aking kagustuhan na sumunod sa yapak ng ating Panginoon. As long as na nag-strive ka kung ano yung gusto mo at hindi mo sinuko, gagawa ng paraan ng Diyos. Kahit man gaano karami yung lubak-lubak na yan, kahit gaano karami ang mga
ang mga crossroad na yan, as long as nagpapatuloy tayo at patuloy tayong naniniwala sa Diyos, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Kung yan ang problema po natin, masasabi ko, huwag niyo nang problemahin. Kasi lahat ng bagay ay binibigay ng ating Panginoon. Magtiwala lang po tayo. Father Efren, as you start your journey in your priestly ministry and from the inspiration of the gospel today, I have these prayers from my heart to yours. Una, that Jesus will guide you in your ministry just like He guided the apostles. Wala naman po tayong magagawa kung hindi tayo gagabayan ng Diyos. We have to empty ourselves so that He can guide us in everything we do in our ministry. Ikalawa, Father Efren, that Jesus will strengthen you in your ministry just like He strengthened the apostles. Wala naman po tayong magagawa sa ating mga kakayanan at lakas kung hindi po tayo sasamahan ng Diyos. We have to be weak in front of God so that He will become our strength in everything we do in our ministry. That Jesus will inspire you in your ministry just like He inspired the apostles. Lahat ay nagmumula sa Diyos. Let us always listen to the voice of God and act upon His words. And just say, "Yes, Lord, I have come to do your will."